caller, they're coming from Glenly of Montalbán. Sabi niya, to Chanel of Marikina. Mommy, we've known each other since 2005 and we end up together as lovers. Pero hindi ko pa rin maintindihan how you fell out of love. The day after, ng 9th mansari pa naman natin, saka mo sinabi. Sabi mo, ga-focus ka sa studies. But I'm not sure kung saan pa rin ako nagkulang. I hope you get what you're hoping to achieve and always be happy. I love you and you're still my first and last from Glendy of Montalbán. Alam niyo mga kaibigan, yan nagpangabigat ng isang damdamin, di ba? When you keep on asking, sana ako nagkamali. Hindi mo kailangan magkamali para maiwan ka. Sometimes, wake up one morning and the magic is gone. We fell out of love, just like we fall in love, mga kaibigan. Alright? Sabi naman ni Christine, mga kaibigan, to si Fernando. The Fernando. All the nights that I was not with you, I miss those kiss. Kiss lang. Those touch, those words coming from you. Kahit na di tayo lagi nagkikita, I'll be loyal to you and I will love you always until the last minute of my life. You'll be the first and last boy in my life. I love you so much from Christine. Tadi kayo natulog, ha? Alam ba na magulam nyo yan? Sabi naman ni Zia of Cavite, letter to my future husband, Tingot. Ang ganda na yun. Kahit malayong Australia, dito, ikaw lang ang nasa isip ko. Huwag mo nga kalimutan na mahal kita. Salamat at dumating ka sa buhay ko. Magiging okay din ang lahat. Magkikita din tayo ulit. Maghihintay ako, pangako. Palagi kang mag-iingat. Kaya natin to. Tayo pa. I love you so much. From Zia of Cavite. Uy! Gusto ko yan, ha? That's very encouraging, mga kaibigan. Alam niyo, pag malayo magkasintahan, pag napanghihinaan ng loob partner, yung isang partner, malaking itag yan, di ba? Doon sa partner na kahit tapat, malayo, di ba? Pero pag isang part, mga kaibigan, lagi encouraging, di ba? Yung mga tipong kahit gaano kalaki ang pagsubok, maririnig mo sa isang party, sasabihin niya sa'yo, kaya natin to, napagdaan natin yung, di ba? We've been through worse. Ngayon pa ba tayo aayaw? Kasi mga ganyan. Sabi dito to Pai, ito na po ang pinakakahintay ko sa'yo na pakinggan mo. Hehehe. Jajimon ka te. Pai, sabi niya, 25 na. Happy 5th month sa di sa atin. Uy, alam ko corny, pero ito talaga ako. Corny. This is my own way to show you how much I love you. Mahal na mahal kita, Pai. Alam ko, moody ako. Silosa at makulit. Pero andiyan ka pa din, lagi nagpapasensya. Kaya naman, mahal na mahal kita, Pai. Huwag ka sana magsawa. I love you. Sabi ni Maimo. Yuck. Maimo. Yan ba yung pampatak sa mata? Aimo pala yon, sorry. Aimo. Yung Maimo, wala pangalan yan. Okay. Sabi naman ni Johnny Angelica ng Baguio to Jeff. Micaela, Sunny, alam ko 6 months na tayo. Hiwalay pero di ko pa rin maalis sa isip ko. Ikaw kasi sinanay mo kung nasa tabi kita lagi. Ikaw laging iniisip ko. Minsan dumarating yung time na gusto ko nang wakasan ang buhay ko dahil sobrang sakit na kaseni. Pwede ba? Pinasa ko lang to, ha? Pwede naman. Pwede na ba ako na lang ulit na mahalin mo, ti? May binasa ko lang po ng tama. Pwede ako na lang ulit na mahalin mo habang tinatype ko itong mensahe. Umiiyak ako. Pinapasaya lang kita, ha? Angelica. Honey, di muna talaga ako mahal, diretsahin muna ako, pinapaasa mo ako eh. Mahal na mahal kita, sabi ng Angelica ng Baguio City. Alam mo Angelica, pag dumating yung pagkakataon na mukha ka na nagmamakaawa para mahalin ka, that's a very wrong sign.
It's never healthy, mga kaibigan, to beg someone to love you. Diba? Loving someone, take note, open your notebooks, should be a natural occurrence. Diba? At pag mahal ka ng tao, hindi mo kailangan magtanong kung mahal ka. Mararamdaman mo yan. Understood? Letter to Ash from Ning Ning. Mag-iimang buwan na mula na maghiwalay tayo. At hanggang ngayon, mahal pa rin kita. Malapit ko nang isilang ang baby natin. Nakakalungkot dahil wala ka. Mahirap talaga pag nakikihati lang dahil sa kanya ka talaga. Patawarin sana ako ng anak natin sa pagkakamali ko na minahal kita kahit may asawa ka na. Hiling ko lang sa'yo, sana kilalanin mo si baby Ashton natin. Take care. I miss you and I love you. Yan. Bumayag ka maging kulakadida. Diba? In other words, isa kang kanunachi. Anong kanunachi? Ano na magaling yan? Halika, kanunachi nga kita. Alright, ganito ano. Naging kabit ka, nabuntis ka niya, look at the brighter side. There's something good that came out of it. You will have a baby. Having a baby should never ever be a thing, to be regretful about. Mga kaibigan, that's a wonderful thing. Alright? Pero sana, kinalala niya si baby. Magibabuti kang magulang sa anak mo. Kung sabi mo, di ba, sana mapatawad ka ng maging anak mo. Ngayon pa lang mapatawarin ka niya. Alright? Alagaan mo siya na maayos. Mga kaibigan, huli sulat po, basahin natin. Magaling kay Kathy na Rizal. At ito ay para kay Russ. Russ, salamat, sabi niya, because you made me feel this way again. Kahit medyo masungit kamisan, you are one of the sweetest persons I've met. Salamat sa flat tops at pulboron na dinadala mo palagi. Maliit na bagay, pero these small things endear you to me. Mahal kita, and I still pray na sana ikaw na nga yung prepare. Scientific na yun naman. Prepare. Be God for me. Take care always. I love you so much. From Kathy of Rizal. Alright? Hindi ko pong basahin ito, mga kaibigan, because sabi niya salamat sa flat tops at pulburon. Sometimes, mga kaibigan, pag dinalan tayo ng kwek-kwek ng taong mahal natin, we forget to say thank you. Kasi kwek-kwek lang naman eh. It's not about the food. It's about the effort, di ba? Going to tindahan ng kwek-kwek o pulburon na iniisip ka at bibilhan ka. It's the effort that matters the most, mga kaibigan. It's not even the food. Alright? It's yun yung paraan ng taong kahit malayo ako, papunta ako.